Yo, what's up mga kabuting-ting? Magandang tanghali sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, welcome back sa ating munting channel mga kabuting-ting. At andito tayo ngayon sa Barangay Biasong, sa Libagon pa rin. At mayroon tayo ditong gawang dryer. Twin tab ito mga kabuting-ting, pero dryer lang yung problema. So, kaya ko ito i-vlog mga kabuting-ting dahil gusto ko i-share sa inyo itong pangyayaring ito, dahil bibihira lang ito or minsan madalas. Sabi nga nila ay gaano kadalas ang minsan. So yan, tingnan na natin mga kabuting-ting at umpisa na natin para makita nyo kung anong problema. Yan mga kabuting-ting, ito yung may-ari. Uy, grabe, nakahilo po. Saktong-sakto, may pansit kanton para pananghalian natin. Yan, anong problema nitong dryer nyo? Dining? Dining? Pasay, kay koan man, kananang si Jamulibot ba? Jamulibot? Inigidrayer mo si Jamutingo, Jamutingo sila niya. Koan, basag gihapon ang sud. Sumara lagi ako guwagi dryer. Ah, sige, sige. Tingnan natin kung anong problema. Ayan, i-translate ko lang sa Tagalog yung sinabi ni Nining, mga kabuting-ting. Ang sinabi niya ay gumagana naman daw, kaso kahit gumagana or umiikot, pero pagtatanggalin mo na yung laman, yung sinalang dito sa tab or sa basket, ay ganun pa rin, basa pa rin daw. So tingnan natin kung anong problema. Pag mga ganitong problema mga kabuting-ting, gumagana naman siya pero hindi natutuyo yung laman or yung nilagay sa tab or sa basket, ganito lang yan. Una natin gawin, kung nakikita nyo tong basket na to, lilihis nyo lang yan at tignan nyo yung nasa gilid kung anong nakikita nyo. Kung nakikita nyo ay may tubig, kung nakikita nyo mga kabuting-ting may tubig siya. So napaka-simple lang yan, kaso hindi mo yan madudukot pagka dito mo idudukutin dahil maliit lang yung space ng ano niya. Pag igaganyito mo siya, hindi magkasya yung kamay mo. So ang gagawin mo dyan para matanggal mo yan at para masolve yung problem na yan, ang gagawin lang natin ay tatanggalin lang natin tong tornilyo na to, pati yan. At mayroon din dito sa gilid, ganon din dito sa kabila, mayroon ding dalawa dyan at dalawa dito at dalawa sa likod. At yung pagtanggal nito ng tornilyo ay hindi ko na mabidyohan para hindi na masyadong humaba video natin, kasi wala tayong cameraman. So continue ko na lang mamaya pagka natanggal na natin. So yan mga kabuting-ting, natanggal ko na lahat ng tornilyo sa paikot dito sa taas. At mayroon lang din pala ako i-share sa inyo mga kabuting-ting mamaya. Baka mamaya ay pag magtanggal kayo ng tornilyo, tornilyo nitong dalawa na to, yan isa, tsaka yung isa rito. Kailangan dapat maibalik nyo rin yung mga dalawang tornilyo, kung alin anuman ang tornilyo nakakabit dyan. Dahil yung nakakabit dito na tornilyo mga kabuting-ting, yung dalawa ay stainless yun. Baka mamaya may kabit nyo yung hindi stainless, madali yan siyang kalawangin dahil madalas talaga ito dito banda ay nababasa sa tubig to. So kaya kailangan may babalik nyo yung dalawang stainless. At ito yon mga kabuting-ting, yung dalawang tornilyo na to, stainless yan. So ngayon, gaya ng sinabi ko, natanggal na natin yung lahat ng tornilyo na paikot. Dito naman tayo sa likod. Yan mga kabuting-ting, dito sa likod, dito tayo sa likod at tatanggalin natin yung dalawang tornilyo. At habang magtanggal tayo nito ng tornilyo mga kabuting-ting, mayroon lang tayong shoutout. Shoutout Hermes Suarez from Pampanga City. Mayeng Tech PH TV, Andy Rabino TV Tech, yan, shout out sa iyo idol. So yan, natanggal na natin mga kabuting-ting at meron pa tayong tatanggalin. Pagkatapos natin tanggalin yung takip, itong takip mga kabuting-ting, para maiangat natin yung takip sa taas, yung pinaka cover ito, tatanggalin din natin to. At minsan dandahanin nyo katulad nito, naputol na lang bigla. Yan oh, dahil sa katagalan minsan to mga kabuting-ting, napuputol talaga yan. Pero napakadali lang gawa ng paraan yan pag naputol natin yan. Huwag lang ito ang maputol. Medyo mahirap-hirap din yan, pero kaya naman. At ganon din ito mga kabuting-ting, tanggalin din natin. So ngayon dahil natanggal na natin yan, dito naman tayo sa taas. Angat lang natin ito. Yan. Dahil wala ng tornilyo yan.
So ngayon mga kabutingting, then natanggal na natin yung pinaka-cover sa taas. Napakadali nyo na lang anuhin tong problema. At yan, gaya nga ng sinabi ko kanina ay may tubig siya. Yan, kung nakikita nyo, tingnan natin yung tubig. Medyo mabaho-baho na yan mga kabutingting dahil siguro matagal na rin itong naka-stack. Yan, pakita ko lang sa inyo mga kabutingting na may tubig to. Ayan o, may tubig. Kaya yan siya may tubig mga kabutingting kasi meron siyang nakakalang. At yung nakakalang nito ay panyo or tawel or bimpo. Yan, ito yon. Eh, patay. Yan, tumagas na mga kabutingting. Kasi wala na yung nakabara dito. So ito lang yung dahilan, no. At sasabihin ko sa inyo mamaya mga kabutingting kung bakit nagkakaroon siya ng ganito. So diyan na yan. Souvenir. Yan kung nakikita niyo mga kabutingting ay wala nang tubig. Yan kung nakikita niyo, so wala na. Solved na yung problema mga kabutingting. So ngayon, wala na siyang tubig mga kabutingting. So ngayon, itong spin cover ang pag-usapan natin. Gaano nga ba ito kahalaga sa dito sa tab ng dryer or basket? Yan, ito yung pag-usapan natin kung gaano kahalaga. Ito mga kabutingting, napakahalaga nito, yung spin cover. Kasi pag wala itong spin cover mga kabutingting at pagsalangan mo ito ng damit, lalo na pag medyo marami-rami or puno, tumatalsik yan habang umiikot. Pag hindi mo naman siya lalagyan ito, kung konti lang, lugi ka rin sa kuryente kasi hindi mo siya mapupuno. So may posibilidad pa rin kahit konti lang yung nakalagay, tumatalsik pa rin yun at umaangat pa rin yung pinakadamit niya. Kaya siya nakakaroon minsan na dumadaan yung katulad nito, yung bimpo. Minsan yan, yung mga maliliit, panty or medyas, mga brief, ganyan, basta maliliit. Yan, madalas yan mangyayari mga kabutingting. At buti nga ito ay hindi ito pumulupot sa ihi nitong basket. Yan, itong basket na to. Kasi itong basket na to mga kabutingting, may ihi to or shafting. Ito yan yung kadugtong doon sa pinakamotor ng spin niya. So okay na ito. At siguro ibabalik ko na ito. Pagbabalik lang naman yan mga kabutingting ay napakadali lang. I-continue ko na lang mamaya kung anong gagawin ko doon sa naputol. Hi ma'am. Hi. Yan. Oh, shout out to Sarah. Bakit mo magpa-shout out, ma'am? Shout out. Iksoon mo ni Bayot, no? Oo. Just TDP, no? Oo. Kung pwede ka, Jody, ha? Oo. Sabi sa wakil na ma'am. Eh, oo. Shout out, guys. Shout out, boss. Dali, boss. Shout out ko kay John Charles Indriga. Kawayan na siya. Ayan. Wala na, boss. So, ngayon, mga kabutingting, babalik ko na yung takip. So yan na mga kabutingting, naibalik na natin yung mga tornilyo. Yan, dalawang tornilyo lang naman dito sa likod at dalawa din dito. At ito yung sinabi ko sa inyo na stainless, kailangan talaga natin maibalik yan dyan kasi kung bakal, mahirapan tayo pag nagtanggal tayo ulit yan pag yung hindi stainless ang may kabit natin dito. Yan, dalawa yan mga kabutingting, ito yung isa. So ngayon dito tayo sa likod, so balik lang natin ito. Yan, dito natin ilagay sa gitna kasi tatlo yan mga kabutingting. Pero pag madikit na yung preno niya, pwede natin ilagay yan dito sa pinakababa. At ito, wala pa namang problema. So, dyan lang natin ikabit. So, yan mga kabutingting. Ito naman yung gagawin naman natin. Kung nakikita nyo, ito lang. Kung wala tayong tie wire, ito na mayroon ako ditong ano, tanso na yung buo na tanso, ito lang yung gagawin natin. Yan. Ito hindi ito basta-basta, ang kagandahan ito mga kabutingting dahil hindi ito basta-basta na kinakalawang, hindi katulad sa tie wire. Oh,
So ganyan lang mga kabutingting, at kailangan pag naglagay tayo nito ay kailangan hindi masyadong mahigpit ito. Kasi pag mahigpit mga kabutingting, hindi pa yan makadrain, lalabas na yung tubig sa hose at hindi sila makapondo. Kailangan maluwag lang. At pihitin ko lang yung pinaka switch dito para sa kable kung aangat ba siya. Ayan. So kung nakikita nyo ay gumalaw na siya. So ganun lang kasimple mga kabutingting. So ngayon okay na yan. At takpan ko na. Tornilyo ko lang. So yan na mga kabutingting, naturnilyo na natin. So tapos na yan. So ganun lang kasimple. So ngayon mga kabutingting ay okay na. At uulitin ko ulit pala dito, mayroon ako nakalimutan na sabihin. Ito mga kabutingting ay kailangan talaga pagka nagda-dryer tayo, kailangan talaga wag natin kalimutan na ilagay natin tong pinaka cap nya o yung pinaka spin cover. Kasi pagka hindi natin mailalagay yan, napakaliit lang yung butas nyan, pero papasok at papasok yung ano dyan, yung maliliit na bagay, mga panty or yung katulad nito, yan, bimpo yan. Kaya kailangan talaga may balik natin o may lagay talaga natin yung pinaka cap nya sa tub or sa basket. So okay na yan. So bago ko iwanan ito mga kabutingting, tatry ko muna para sigurado na umaandar, kasi mahirap din yung tayo ang mapagbintangan dahil tayo yung huling humalungkat dyan. So try ko muna. Saksak lang natin yung ano nya, power cord. So ngayon on lang natin yung wash timer, kahit konti na lang. Yan, gumagana. Ganon din sa dryer, tingnan natin kung gumagana na ba. Yan, tingnan nyo kung umuuga-uga ba. Yan, kung nakikita nyo ay umuuga-uga. So pwede nating silipin. So yan, pakita ko sa inyo lang na silipin lang natin na gumagana. Yan, okay na yan. So okay na siguro yan mga kabutingting. Yan mga kabutingting, okay na yung dryer nila. At okay na ba? Yan o, gumagana pa rin. Anong masasabi mo sa performance natin? Okay ba? All good. So yan mga kabutingting, okay na siguro yan. At kung mayroon tayong natutunan sa video ito mga kabutingting, pwede bang hilingin ko yung pag-subscribe mo at pindutin mo na rin yung bell notification dyan para mabigyan ka ng update or mabigyan ka ng notification pag mayroon tayong mga bagong upload na video. So yan, laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat.